parang malabas. Yung kasama sa kanilang mga folk and Jew. Okay na. Babagsak din ng Amerika dahil nauubos yung pera ng Amerika, napakayaman ng Amerika. Nauubos ang yaman nila dahil sa katutulong niya sa mga banda. Yan ang agriabron sa Chene Production. Senyas. Ayan pala ang may tingin sa mga. Ayan pala ang galo ng Amerika na ayos ng mag-away. Pero parang ang pagkakalap ko ngayon, ang sabi ng Amerika, hindi mag-away kayo. At ito ang panyon, pag-aring lang tayo para makumpo ko yun. Kaya nga lang siya natin ngayon. Nasa pag-aring sa kasi. Okay. Ito pa ang tatanong natin. Tapos may binanggit sa huli, hindi natin madalang. Tapos yung mga antichrist, yung sabi na hindi naniniwala, yung parensiyas, yung 10 at 14. Tapos may binanggit sa huli, hindi ako na yung presentation. Yung gospel, yung ano. So, yung antichrist ba, binanggit ko, yung dinidenay niya yung si Jesus Christ, yung sabi na sa 1 John 2:15, yung binanggit ko. Yung denial, pagpaliwanin ka naman yung dito. Kasi nakatutok tayo kanina doon sa mga tao, tapos doon sa mga nangyari. Pero ano ba nang nalilig ko yung paliwanan? Ako maka-absorbe ko naman. Yung kalimutian ko po, ang Antikristo ay Espiritu. Pero, meron siyang lesson. Yung anagal na AM, na Antichrist at mga plural na rin, ano? Yung binanggit ko sa 1 John chapter 4, verse 1 and 3, nakamukhang Godhead, pero hindi naman siya yung Godhead, pero dahil para konektado nga sa Godhead, ibibigay ko lang yung talaga na tama na, sabi ka, Herman, yung text na yung text na yun, yung tinawag na sa 1 John, ano chapter 4, sa verse 1, may pinanggit ko sa teka pa rin. Ang iba, para ako kanito. Sa 1 John 4, hindi ko lang masyadong na naipaliwanan ako sa iyo kanina. Dahil tapos nga na lang dahil susunod lang yun eh. 1 John 4, verse 1, may pinanggit, believe not every. Believe. Tapos, not every spirit. Last thing to do. Isa. So, sa text ko na context, yung believe na every spirit, so yung spirit na pinapakit yun dito ni John, ay nandun sa tao. Pinapakit ka yun eh. Pinasusubok yun eh. Believe not every spirit, but try the spirits plural. Whether they are of God. Whether they are of, yung salitan of God. So, yung sinasabi dito sa 1 John 4:3, and every spirit, confess not that Jesus Christ is come in the flesh. If na hindi po ito yung si Kristo na pala ito sa laman, ay siya ang Diyos, hindi po yun ang confess siya. Ibig sabihin, yung binabanggit na pinasusubok ng mga espiritu, kung sila ay sa Diyos, yung nasasabing nasa flesh, alam natin yung paliwanan ng Brother Jerry kanina, ang anointed yun. Anointed. Yun po yung binabanggit, anointed. Nakasalaman. Nung Mesya,
simpila siya yung nandito sa lupa nung nangaral siya. Pero nung umalis siya, pinipatuloy pa rin niya mga kaugalan niya. Pero natan, nandun sa karamihan, tinawag lang ko na church. So yung church na yun, ay ang church ni Cristo, tawag niya, kapawan niya. So ang puno siya, ang katawan siya, nananangaral na yun sa kamamahay ng Iglesia ng Diyos ng Gentiles. At sabi, kung hindi maniniwala sa mga bagay, ay tinanaral mula doon sa unang Iglesia ng kapatawanan hanggang sa panahon po natin ngayon, kung hindi sila maniniwala sa nasalaman si Kristo ngayon sa anyo ng Iglesia, itong Iglesia ang tinanaral niya kanina ay sold out. Hindi po yung Iglesia na nakikita natin ang samahan po ngayon. Hindi. Yung Iglesia nang galing dito sa samahan ito, na lumabas, na nagkakasama-sama po ngayon kay Bibikon. Na meron silang tinanghahawakan, may tinagkakas sa unity of the faith, na yung unity of the faith na yung maliwanan na sila dito sa 1 John, kung meron silang pagkakaisa, meron silang tamang binahawakan mensahe, sabing ganon, ay sabi ganon, sa 1 John. Yung mga espiritu niyo sabi, and every spirit of confession, confess that not Jesus Christ coming to earth is not of God, hindi sila sa Diyos. Hindi Diyos si Kristo dito, hindi sila sa Diyos. Yung Espiritu nasa kanila ay hindi sa Diyos. And this is the Spirit of Antichrist. Whereof you have heard, okay lang, ilalagay ni Pastor Will sa chapter 2, sa chapter 1, 1 John. Yung binabanggit na of God, hindi sila sa Diyos. Hindi si Kristo, hindi si Kristo yung napakitong laman ay Diyos. Yung hindi maniniwala si Kristo ay napakitong sa laman, na siya ay Diyos. Hindi yung pot, hindi yung nakamalot, tapos pakiwan si Diyos. Kundi yung mga Espiritu nasa kanila, na hindi nagpapayag na si Kristo ay nasa laman ngayon. Nung panahon, nang tanong siya nandito sa lupa, nung panahon siya umalis na pumasok siya sa loob ng iglesia, nagpapatuloy ng pahayag ngayon, pag hindi sila maniwala, nandito si Kristo sa iglesia, nagsasalita sa mga katotohan, hindi sila sa Diyos. So, kung hindi sila sa Diyos, maniwala, ang Espiritu nasa kanila ay Espiritu ng Antikristo. Parapatuloy. So, yan ang siguro yung parang pinigong. Sabihin, malawak yung mga tayo. Yes. Sabihin pala, spirito rin yan. Yes. Pwedeng pumunta sa isang tao. Bago na kami pinaliwanan ko ba sa isang siwala sa lagi naman yung mga tao. Ako na pinaliwanan ko yung tingin. Ako na pinaliwanan ko yung tingin. Yung panahon ng testa. Pero, ito kung bukit talaga dyan. Mayroon isang tao na talaga pupustusin ang spirito ng isang taas. Kaya yung mismo ang ating mismo talaga. Lalabas yun, lalabas yun yung tante. At tinanggit ko yung dati niya yung kinonfirm ni Jesus Christ Matthew chapter 24 na ang tinutumbukong niya ng paraw, sa talaga sa dulo ng paraw ng Sherry Kevin, sa panahon ng Diyos. Sa panahon ng hindi pumasok ni Jay, yung Bisya o Romo, Pontifex Maximus yun. So larawan na yun eh. Pero hindi pa rin yung Espiritu talaga lumukot sa kanila. Hindi kayo. Kasi may panahon talaga, hindi pwedeng pupunta siya lagi sa tatang yun. No, hindi. Yung nandun sa Pontifex, Maximus Pontifex, yung Espiritong nasa taglay niya, sabi ko nga kanina, it's political religious system. Yun yung RCC, yun yung Great War. Nasa kanya, nandun sa kanya. Pero yung talaga, the spirit of man of sin, pag pumasok talaga sa tao yun, sabi niya, dadalhin na sila sa kapamahan. Yun ang sinabi. So, nangyari talaga yun, nangyari dito talaga sa panahon natin. Tawagan ko ng dito. Yung karamihan, actually, Old Testament, meron na yan. Pero hindi binabanggit ang spirit sa mga Antichrist. Beast. Yung word beast na yan, baka ng hayop, that's already the spirit of Antichrist. Hindi nga nang binanggit ang Antichrist yan sa Old Testament.
Binanggit na sa Old Testament talagang dininaw, yung beast na yan, ay espiritu. Espiritu ang sumasakay. So ngayon, halimbawa sa panahon ng Mesiyas, si Kristo na katayo sa karamihan ng tao. Yung mga nasa tao, may espiritu na ng hayop eh. Espiritu na ng demonyo. Kasi ibig sabihin lang ng Antichrist is against doon sa isang pakayang niya. Sinasabi niya, hindi mismo doon siya sa katawan niya mismo, no? Doon sa pinapahayag niya. Sabi kasi ni Moses, kapag kinaparis pa, magsasay siya sa lahat ng bagay, kung hindi sila maniniwala, ay wala silang kaligtasan. Nakalagay yun sa Acts chapter 3. Nasi siya yung Acts chapter 3, verse 21 ba yun? Sinabi ni Peter yun. Iba niya, restito siya na parking siya. Ano sabi niya? Pinanggit niya rin yun eh. Sabi niya, paparito ang Mesiyas. Sabi niya, kung hindi niyo pakikinggan ang sinasabi niya, kung hindi niyo makikinig, masin dito rin. Pakibasa. For Moses truly said unto the Father, Prophet shall the Lord, prophet shall the Lord your God give up unto you your bread and like unto me, even shall he hear it all the of the bread. So, si Salaman, si Kristo Salaman, kung siya'y nandun, kung siya'y nandun sa lupa, special. Pero wala si Kristo Salaman ngayon, umasok siya sa iglesia, si Kristo ngayon kung so, kung iglesia ito, nagpapayag siya, nakakayag sa langit. Kung hindi sila makikiwala, halimbawa, sa sinasabi ng iglesia, hindi sila magkakaroon ng kaligtasan doon. Kasi, bakit hindi sila magkakaroon ng kaligtasan? Nandun siya nila yung Espiritu na nag-Kristo. Maliwanag na hindi sila sa Diyos. Kasi ang sa Diyos daw, dati nga, iba pang mga pinagin sa talata, mas magagina. Kung sila ay sa Diyos talaga, halimbawa, wala silang Espiritu na Antikristo, tapas sila sa katotohanan eh. Tatawa sila sa katotohanan, di ba? Pero kasi nandun sa isang grupo na may espiritu ng Antikristo doon, pero siya ay wala ang espiritu na yun. Kasi talagang takaplado siya sa Diyos, na siya makita, tatawa siya doon. Pupunta siya doon sa iglesia na usap, na ipinapakayan talaga yung katotohanan sa Antikristo. Yun ang sa Diyos, sabi siya doon. Sila yung sa Diyos. Ulit ito ah, nakatanila yung Espiritu ng Antikristo. Sabi niya, sila'y sa Diyos. Hindi si Kristo yung Diyos. Sila'y sa Diyos. Of God. Hindi na si Diyos. Kakain na ito. Kaya kinilang sasabihin ko, susunto. Napag-usapan natin ang Antichrist ng papatid. Napag-usapan natin dun sa church. Meron dun church within a church. Ano yung church within church? Yung bride sa loob ng pangkalahatang church. Ito, realidad, kahit saan grupo ng iba, grupo natin. Minority lang sa loob ng church, yung true church o yung bride. Kasi mayroong karakteristik ang bride. Ang karakteristik niya, yung tinatawag natin master key, meron yung repentance. Madali natin sabihin, pero nahirap natin gawin. So, ang gusto kong i-share ngayon, hindi lang Antichrist ng papasi o yung church outside outside the bride, no? Yung Jewish virgin. Pag-usapan ko na yung true bride. Alam niyo ba na nalalay tayo sa dugo ninyo yung Antichrist, hindi? Amen. Okay, sabi dun sa Genesis 3:15, thy seed and her seed, this will be at enmity with each other. Kung naiintindihan ito, si Elevera nag-share sa video ito, parang may nagulat ako. Yung seed na yan, huwag nila isipin yung fat seed ni Cain at seed ni Seth. Isipin nyo yung dalawang seed na ito, nasa inyong duguin. Kasi alam nyo, nagkaroon ng mixture. So, yung thy seed and her seed, nag-exist yan sa laman natin. So, ang battle natin, hindi lang yung mga anti-Christ sa church,
lahat ng church, ibang churches, pati sa loob ng lahat natin, meron tayong anti-Christ sa dalit ng Christ. Ipos mo na ang pinito. Mahala kayo. Ito ka lang alam niyo ba, kailangan, kaya meron tayong community, di ba? I-expose natin ano na yung mali sa ugali natin. At may siguro matutumbo kung isang maling attitude, pagtatakpan na lang, kakalimutan na lang. Hindi naman, ang purpose ng mag-ministry, kahit private session yan, kung ano yung mali ng tao, mapaliwanag sa kanya ng maayos. Kasi maring hindi niya alam ginagawa niya eh. Nakuha niyo? So, bawat isa sa atin, kailangan magkaroon ng bukas na puso sa isang isa. Huwag tayo, ang ano ba yung Master G, di ba? Yung Berean gusto niya patunayan ng katotohanan. Let's say hindi doktrina. Let's say personal na bagay. Kailangan, kasama sa isang Berean, yung kanyang pag-ibig sa kapwa niya kapatid, gusto niya magkaroon ng liwanag sa isa't isa. Nakuha niyo? Ayaw niya magkaroon ng animosity. Ang ganado nga talaga ng kaaway, nagtatanim ng animosity sa church, tapos nagkakaroon ng bahabahagi. Nakasulat sa Bible yan. Ngayon, alam niyo si Cain, di ba? Genesis 4:7, pag tatanggapin mo, kapag gagawin mo yung tama, di ba? Tatanggapin din yung handog mo. So, nagmatikas sa lang puso ni Cain. Pero hindi yung sabihin, porque may dugo siya ng serpente, hindi siya ililigtas sa Diyos. So, pasok tayo ni Cain sa 1 John chapter 3:12. Binangit si Cain nun, di ba? Pag i-assess niyo yung basa, kapatiran na. Meron lumabas sa atin, dahil hindi sila sa atin, bakit sila lumabas? Umiiwan nila dahil ayaw nila mag-bugar yung pahit nila. Sa doktrina, alam niya eh, umiiwas yung mas kaposo sa mas maliwanag. Kasi ayaw niya ang ibigin. Ayaw niya ma-exposure pa rin niya. So, ang dito kay... Dito si Silibawa ni Cain, hindi na si Cain. Tayo na. Nagkakaroon tayo ng hatred. Hatred ba kayo? Sino dito nakaranas ng hatred? Taka pa ba? Ako rin nakaranas ng hatred. Ngayon, ang isang role natin is labanan yung laban natin na gusto magkaroon ng hatred. Kasi kung hindi mo yung paglabanan, sabi kita rin, siya ang makakainoon sa'yo. Mapuposes ka ng spirito niya. At pwede magpasa-pasa yung spirito niya. Yan yung single most master process ni Master Key, dito na yung spirit. Kaya hindi mo mapatunayan na kasi mayroon ka emotion. Yun ang nagulungo sa'yo. Kung masupil mo yung emotion na yan, akong babaha, kahit masaktan ka, sige lang, ang habol mo yung truth. Doon ka, sabi doon, magkakaroon ka ng anointing na hindi ka na magkakasala doon sa chapter 27 niya. 27 siguro, tama. The anointing, yun ay matuturo sa'yo. Okay? So, yun ang isang challenge natin. Yung anti-Christ, hindi lang sa papacy o mga denominational churches. Hindi lang a church within the church. Yung church within the church, yung Berean of the church. Meron tayong mga kasama sa church na hindi Berean. Yun, dapat meron tayong vision na inaakay natin sila para maging Berean kaya kayo kumisli. Yung din, masakit sa tuwing foolish virgin, anti-Christ din yun. Ano ba yung foolish? Wicked. Daniel 12, yung walang, yung foolish, yung hindi nakakaunawa ay wicked. Tapos panghuli, yung, so sa loob ng church, may foolish, may wise, sabayan sa isang church. All churches. Kudari, lahat ng level ng intent, lahat ng denomination. Meron doon, kakaarangan kong naiilan, talagang by heart, berean siya. Wala lang siya pagkakataon, makarinig ka, diba? Pero Diyos ang tatalaga sa tatakabog niya. Yun, at my friends may foolish doon. May pasok sa loob ng wise. Loob ng wise may struggle din yan. Ang struggle niya, para katapak sa rapture, yun ang panagot pa yan may naman kung spirit ng hatred. Yan yung spirit ng Antichrist. Para doon, sa pinag-spirit ng hatred, yung misrepresentation, misunderstood ng tao. Yung papasa mo ba? Kasi misunderstood yung prophets eh. If kakala yung misunderstood yung trako, uno. Pero bago yan kumala, nangyari niya sa church, sa lahat ng church ages, meron true church yan, may pride yan. Pero karangapot yan, majority, yan na yung ano. Pero yung pagkatagumpay, sabi sa Peter, scarcely the same, may struggle ko sila. So yung anti-Christ na kakarapan niya sa sarili natin. Ako, meron ilang tao na yung aking profession,
Kahit sila may kahinaan, hindi naman pinag-iba doon sa hindi nagpapatensyon eh. Kaya ano gusto nila ng Diyos? Gusto nila ng Diyos na susumikap ka. Nagsusumikap ka pa kung pabak na. Kahit hindi ka, hindi mo yan na perfect, at least makita ng Diyos na susumikap ka. Okay, yan lang po, Brother Hesse. Tuloy. Ayaw kita pakainin. Yung tanong ni Brother Menan kanina, kasi hindi niya inabutan, tulad ng sinabi, hindi ko na basahin mo na eh. Ito ang hindi ko nabasa kanina sa presentation ko. Marami akong inikutan. So, kung magwerko. Itong Revelation chapter 2 verse 6. 2 verse 6. Ngunit ito ay natayo na iyong kinapupukotan ang mga gawa ng mga Nicolaita na kinapupukotan ito naman. Galit ka sa sarado pero sarado pa rin. Yan yung ano. Ito ang pishinger ko doon sa nakaraang ano ron. Dahil gusto pakinggan siya pero ayaw niya makinig sa nangisira. So, tulad ng sinabi ko, ang sabihin ng Christ, bigit, sabi ni Pastor, kasi ako dyan, anti-Christ ka rin, so, anti-Christ ka. O, di ba, yung capital C at maling ka C. Kung dito pala, that time, sabi ko nga, ang message of the hour, sa panahon ni Cain at ni Abel, maghandog ka, gusto ng Diyos yung paghandog na portero. Pero ang ginawa ni Cain, nag-size siya. Aba nyo, yan din ulit ang uulitin sa susunod na panahon. Hanggang sa ngayon, in every age, mayroon siya may six of the hour. Ito, yung pagkalikulita ang problema. Binanggit ko rin kanila sa Lucio, Pareseo, nandiyan sa harap nila si Cristo, ayaw magkakulay. So, totoo yan sa lahat, bilang testimony ko sa inyo, bago tumigil, medyo nabakakonsulti nung nagpapasensyon ako. Ang dami kong mali. Yung attitude ko towards kahit may sinasabi sa akin, sa doktrina, ganado, sa doktrina makinig, kahit Muslim pa yan, umaabot ako ng alas 4 ng madaling araw, kasi yun, kahit sino pa, may katiling ako Hindu, sinatitsa ka ako, inaalam ko yung araw niya. Pero nung ikinokorek na yung personal kong buhay, ito, halimbawa, sa, ang gusto ko malapit siya, pero gusto ko ipatotoo. Nung nag-inoperate na sa akin, masakit. Pero ang ginawa ko, ano lang, tiyaga. Nababakbak yung aking ano, laman. Yung aking pagiging anti-Kristo, nawawala. Yung pagkanipulay ako. So, salamat sa Diyos sa ganong kanyang parang ano, na ginawa sa akin. Salamat po.